Hi everyone! I'm Attorney Mac and ayan, bigyan ko na naman kayo ng mga legal tips ngayon patungkol naman sa isa sa mga questions na lagi ko rin nare-receive sa aking Facebook page. Ito yung questions about utang sa credit card. Okay, so alam naman natin na karamihan sa atin, lalo na yung mga nasa working class, meron mga credit card. Siyempre, ang nature ng credit card is utang siya. Babayaran ng credit card company yung inyong pinurchase, pero sa kanila kayo merong utang. Ang return sa kanila noon ay meron silang chinacharge na interest sa inyo. Okay? So, kadalasan, meron, actually, in all cases, merong mga minimum monthly charges or minimum monthly payment that you have to make, and pagka ganoon hindi ka na charge ng penalty. Pero tandaan natin kung magkano yung pinurchase natin, yun pa rin talaga yung ating principal amount ng utang at nadadagdagan yan ng interest. Kaya po ang nangyayari ay nagsusnowball yung effect at lumalaki yung ating utang dahil na rin sa interest compared dun sa talagang pinurchase natin on credit. So, kadalasan ang nangyayari ay nababaon sa utang hanggat hindi na kayang mabayaran ng isang credit card holder yung kanyang credit card. So, ano nga bang nangyayari kapag ganun? Well, unang-una makakatanggap po kayo dyan for sure ng an informal demand. It could be through email, a call, or a text message. But of course, you have to verify if talaga bang accredited or authorized yung kumukontak sa inyo in behalf of the bank. Kasi it's supposed to be the bank, diba? Pero alam naman kasi natin na yung parang naging kalakaran is the banks, yung mga kanilang mga uncollectibles, meron silang kinukuhang collecting agency or a law firm or an organization who would collect from the mga hindi nagbabayad sa kanila, no? So, kaya po kadalasan parang gano'n na nangyayari. Dito nagkakaroon ng parang quote-unquote pakiramdam ng iba sa mga credit card holders. Parang nahaharas sila, okay? Kasi tinatawagan sila either sa bahay, sa cellphone, sa opisina. Papadala ng mail sa opisina or sa bahay or sa email, basta lahat ng contact information na na-provide siguro ay gagamitin talaga yon in order to collect from you. So, syempre it's the job lang din of the collecting agency, and that is all the information that they have. That's why they are exhausting it. But I understand that it could be very tormenting on the part ng credit card holders. But of course, the product, you have to go back to the reason. Bakit ka nga ba sinisingil? Bakit ka nga ba tinatawagan, tinetext, ini-email? It's because meron kang hindi nabayaran na utang doon sa credit card company or doon sa bank. So, that's the first thing that you should think about on how you could settle the amount that you owe to the bank. Okay? So, if you figured it out or you're parang alam nyo na yung diskarte kung paano nyo mababayaran, or you want to ask for, you know, siguro installment or best way for you to pay it, you could, that's the time for you na tama naman that you reply talaga or you contact those who called you after verification, of course, na talaga authorized sila. And then you ask for, you also ask for assistance on how you could pay off your debt, okay? Merong tinatawag yung iba, credit card restructuring payment. So, ibig sabihin, pwedeng installment basis. Yung iba naman, they're requesting if pwedeng ma-waive yung ibang part of, let's say, the interest or surcharges. It depends naman po. Yung iba naman, meron silang parang balance transfer na tinatawag. So, if you are willing and capable, which you should be kasi utang niyo yun na dapat niyong bayaran, then meron naman pong mga options on how you could pay off your credit card. At siguro yung notion natin na walang nakukulong sa utang, kaya yung iba malakas ang loob, huwag natin siyang masyadong gamiting shield. Kasi at the end of the day, ang utang ay utang. At the end of the day, you have an obligation, and
itong this credit card companies or the banks, they do have a cause of action against you. But if you ask me, it's mostly civil talaga. Ibig sabihin, they could file a civil case in court to collect some of money from you. So, hindi naman din totoo na wala naman din demanda sa utang sa credit card. Meron po sa, you know, the banks, especially those na talagang they put time and attention to their collection efforts, they really do file these cases. So, hindi tayo pwedeng mag-rest on that shield. But ang kailangan ninyong gawin ay harapin ang utang and then just ask or request for assistance on how you could pay it off yung kaya nyo lang po. So, ayun. Sana ay natulungan kayo again para maliwanagan on certain issues. Again, this is Attorney Mac and wishing you all healthy life and for everyone's safety. Bye!